Ako si Herb, mga kaibigan. Ako si Mommy New Persian. Ayan. Pero eto na nga, mga kaibigan. Eh, syempre, welcome back si Kuya Herb sa pang alas 5, mga kaibigan. Dati kasi, alauna or alas 12 tayo nag-i-start. Samantalang yung bangs ko dun, kapiranggot na nga lang, naging ano pa. Pero yun nga, mga kaibigan, na-miss ko ang ating Community Cup. And syempre, welcome dito sa ating second series. Talaga namang grabe talaga ang magiging laban dito. Pero bago natin simulan ang mga laban na yan, magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsor, syempre. Unipin, Cherry Mobile, and SteelSeries. Lagi nating susuportahan yan kasi talaga namang kakaiba ang mga binibigay na suporta ng ating mga sponsors na yan. Pero hindi na natin patatagalin ang laban na ito dahil na-miss ko si Direk Popeye. Pakita mo na agad! Agad-agad. Grabe naman yung Just Emil. Kumikilig-kilig. O, diba? Napakaganda na ngayon. Napakaganda. Nagulat ako. Lumalabot, lumalaw. Talaga namang pinapatunayan ni Ronel na may K ang isang Ronel. Ang isang taguro eh. Hindi lang shoutcaster. Ano pa? Editor pa. Playmaker. Playmaker. Pero eto na nga, mga kaibigan. Blue Side, Nitrate Cobras. Grabe naman yung pangalan nila. Diba? Pang diinan. Ito yung mga pangalan na pag tinignan mo pa lang, mapubuo na yung araw mo, ma-energize ka na. Your team is banning. Oo, parang gano'n. Energy Cobra. Dito naman sa Empire Gaming, parang siyang mga gamba. Yun yung pagkakaanong nabasa ko shot na. Empire Gambit? Si Gambit yun sa X-Men. Gagamba ba yun? Wala lang. Oh, sige, bahala ka dyan. Pero eto lang nga, mga kaibigan. Selena, ang first ban ng Blue Side. Samantalang, OMCZ. Hanggang ngayon, hindi pa siya open sa MPL. May mga gumamit na. Pero kasi, your team is banned. Para sa akin, okay pa rin siya eh. Okay pa rin siya eh. Oh, pero di kinakita natin dito. And nabago na ba yung patch? Hindi pa? Ay, kasi pa. Alam ko, ang gagawin sa patch is, yung 35 seconds is gagawing 55 or 15. 50 to 55 seconds yung cooldown ng ating flame shot. Pero mga kaibigan, huwag kayo masyado mangamba dahil dun sa 50 or 55 seconds na cooldown, mababawasan pa yun using the support emblem. Kasi merong emblem na mas makakapagpababa ng ating mga spells. Diba? Tama. O, diba? Galing-galing ni Kuya Earth. Meron na kayong bagay. May bagay na kayo natutunan. Siyempre, dito lamang yan si Just ML. Community ka. Pero eto na nga yung ban. Ayaw nila ng support. Ayaw nila ng DP. Ayaw nila ng Nana na merong isang pulina. Na magiging makulit talaga. Iyan, isa yan sa mga heroes na kahit hindi ng face check, yung Molina lang yung pang face check niya, talaga namang aalis at aalis ka. Mapipilitan kang umalis. Pero Farsa, Farsa has been already picked by Empire Gambit dito. Makikita natin kung paano nga ba magiging perfect ang kanyang feather airstrike. Paano your nga ba papasok ng apat na tira ng feather airstrike. Apat lang kasi yung kayang itira ng feather airstrike. Pero solid yun. Solid yun. Kung tatama. Jawhead. Pero kung hindi, wala yun pa rin. Pero how about Nitrate Cobras? So what do you think about their pick? When it comes to Farsa na pinik nila dito. English, oh. English ba? English ako eh. Oh, when it comes to picking ng Empire Gambit, may Farsa. Tinapatan agad ng Nitrate Cobras. Malalam naman natin na yan yung isa sa mga pantapat-pat. Clear! Yes, pwede. Your team is picking. Possible. Actually, tama ka rin naman doon. Once ejector. Kasi na, ultimate of the Joe and the Ejector, talaga namang mapipigil ang feather airstrike dito. And to think na buha sila ng isang valid dito para matulak yung dapat itulak at hindi makapag-skill yung mga players ng Empire Gambit. Titignan natin dito kasi kung iisipin mo, nagtanggal sila ng Selena, nagtanggal sila ng Diggy, so lahat ng crowd control na meron ng Nitrate Cobras is pwedeng pumasok dun sa ibibigay ng Nitrate Cobras dun sa Empire Gambit. Your team is banning. Pero eto, banning phase naman tayo. Uranus, maybe Uranus offlane. Offlane na Uranus ang makikita natin dito. Pero Nitrate Cobras for the third ban of the series, mga kaibigan. Tingnan natin. Lupit naman dun. fp.gg/caster. Napaka. Guys, follow me! Follow me! Because I'm the man. Ayaw mo ituloy. Follow nyo ako guys sa aming mga page. Yan. fb.gg/caster. Soon, makikita nyo ulit ako sa live. Alam ko na may miss nyo ako. Your team is banned. Inaabangan din nila yung for sure yung inyong pick.
Love TLC. Pero love. Babalik tayo dito, mga kaibigan. Kufra. Dumating pa. Nabanan ng isang Kufra. Actually, very good pick if ever nakinuha nila ang isang Kufra and Grock. Talaga perfect combination yun. Isipin mo, meron siyang Grock. Uy, shoutout kay Arvin Recio. Si Arvin Recio ba yung nag-share? Yun, shoutout sa'yo, Pariton. Iyama mo ang mga chuchu. Pero eto na nga, katulad na sinabi your natin team dito, is picking. Better combination o best combination ang isang Kufra, and a Grock. Meron ka na mabilis mag-clear. Tapos meron ka pang suporta na manggagaling sa Kufra. Pero hindi nila pinrioritize dito sa Nidrate Cobras. And mas pinili nila na kumuha ng isang Balir. Balir na lang. Rafaela. So, ang okay your team is picking. Na-pick nila to si Uranus kasi alam naman natin kung gano'n din yung punta dito sa yes, for the off lane. Pero paano? Pero paano kung hindi patulan ng Nidrate Cobras ang isang Uranus sa linya? Yun lang din. Paano mo masasabi na magiging okay yung isang offlane kung hindi naman nila pinapatulan yung offlane na yun? Although may damage siya, pero hindi ganun kalaki yung damage na may bibigay niya. Depende kasi sa magiging rotation or sa pickings na magagawin ng Emperor. Sa pickings na gagawin. Your team is picking. Ayun, Rafaela and 1-1 yung kinuha nila for the last pick. Pero teka. Not very applicable ang kumuha ng two marksman, lalo na at isa lang yung kumbaga offlane, yes. Magiging 1-3-1 yan. So, ang mangyayari, yung isa may iiwan sa bottom lane. Siyempre, kailangan suportahan ng isang mas better either siguro Akai. Kimi pwede din. Yan, pwede yan, Kimi. Tapos, Mage Kimi ang mangyayari. Kasi, pag yan, napitik nila na Kimi. Mage Kimi talaga mangyayari dyan. But kung baga when it comes to the picking na may ginagamit na palumbot din sa Emperor gamit compare mo dito sa Nightwing ko. Diba? Umaano yung aking alam ko kasi diba? Yan. Although yes, tama ka naman dun. Medyo malambot having two marksman and one mage that's and one Esmeralda support. That's Esmeralda and Granger din. Yes, pero tama ka naman. Malambot. Kaso, ang problema naman dito, may heal gap yung hindi naman ang Emperor gamit kung saka nakalit. Rafaela kasi. And plus the movement speed. So, magiging okay din yung composition or yung hero pick ng Empire Gambit kung magiging makakakill agad si Kimi ng early as possible. Ma-hold ni Uranus yung top lane, ma-hold niya yung linya, and makakapag-farm yung isang carry. Yon yung magiging key ng pagkapanalo ng Empire Gambit. Kung sakali. Kaso nga lang, dito for the Nitrate Cobras. Nitrate Cobras, simple lang. Kailangan lang tumaba ng mga kailangan tumaba. Totoo. Pag tumaba ang isang Esmeralda. May paglalagyan, tatalunan niya lang rin naman ng isang Rafaela. Oo, talaga patay naman. Patay ka kagad. Pero kasi, ang gusto ng Empire Gambit dito is yung movement speed na meron na ang isang Rafaela. Pero eto na nga, mga kaibigan, at ayun, nakita na naman ang aking mukha doon sa taas. Mga kaibigan, Beswap, game number one, Nitrate Cobras versus Empire Gambit. Blue side natin dito ang Nitrate, samantalang Empire Gambit naman ang red side, more the red. Dito para sa Farsa, too young, para sa Kari Ace, para sa Uranus, Red Namok, para sa Rafaela at Godson, para sa kanyang Kimi. So on to the blue side for the Nitrate Cobras, the Beyonder Grock, Janiel for the Valir, Crimson for the Johet, Ryzen for the Granger, Broccoli for the Esmeralda. Pero ang nakapansin natin dito guys, hindi pa nababago yung cooldown na meron ang isang flameshot, kaya gamit na gamit na naman dito. Tingnan nyo, meron tatlong flameshot ang Empire Gambit, pero titingnan natin, mukhang maglalaban na ata dito mga kaibigan, and First Blood has been taken down by the Nitrate Cobras. Pero eto lang si paring Uranus, bababa nga ba? Hindi na nga lang din. Eto yung sinasabi ko, magiging problema ng Empire Gambit if ever. Masyado silang malambot. As early, and naku po, mukhang mabibigyan pa ang isang ase dito. Diyos ko po, ano masasabi mo ngayon dun sa the Esmeralda, you have the Grock. Ay, may tutulak ka pa ng isang Balir. Ewan ko na lang talaga. May flame shot ka pa, may paglalagyan ng isang Marksman. Actually, parang para sa akin na itong lineup ng Nitrate Cobras, isa to sa mga pinakamagagandang lineup na pwede. Kesa dito sa Empire Gambit. Mas okay yung lineup ng Nitrate dito. Pero ase, tamang hold lang ng mga linya dito. Apat pa nga ang gusto. Tinamaan doon ng kanyang ultimate.
Pero naho-hold pa rin ni Acid dahil nga pakakunat niya dito. Pero mukhang mai-stand, mukhang mapapatay dito ng isang Valir. Boom! Yes, sir! Make it a 2-kill for the Nitrate Cobras. Pero hindi pa rin tumitigil dito. Bottom lane natin, Red Namok using that Rafaela and nagbibigay din ng damage. Tingnan natin ang isang Kimi dito na siguradong mapupush nga ba. Hindi nang alam din. Out na lang, disengage. Pero sa akin, mas okay kung ipupush na to kasi naka-ano siya eh. Naka... Anong tawag dun? Emblem. Jungle emblem. Oh, dali. Pero yun nga lang kasi dito doon sa may bot lane, hindi agad masusustain yun. Oh. Yun nga lang, for the top lane, Esmeralda, pinasok ka, napatay nga lang doon si Reynos. Kailangan talaga nilang guluhin yung off lane nila para at least mapilitang sumama sa clash. Pag sumama sa clash, edi it's over na agad yun. Pero eto na nga, mukhang mapapatay pa. And ultimate, coming from Red Namok dito, tamang sticker pa nga doon sa bandang gilid. Hindi kinuha yung Cyclone na dapat kuhanin, pero patay pa rin. Mga kaibigan, 4-1 ang ating score, 2 minutes and 41 seconds in our game time. Top lane, nabubugbog. Wala. Kuhayang peret mo yan sa may taas. Nachok, mga kaibigan. Pero tuyang injector dito. Binigay ng RN. And it's a sure kill para dito sa Nitrate Cobras. Katulad ng sinabi natin, napakaganda ng isang lineup ng Nitrate Cobras dito. Kompletong-kompleto. Kompleto pa nga sa ipin mo, mga kaibigan. Level 6 ang isang Esmeralda dito, mga kaibigan. Nahihirapan talaga, isipin mo, makasalubong mo yung ano, Johed. Naman diba? Kasi naging topic yung ipin. Tingnan mo naman, Johed, makasalubong mo, naka high end Ryan, edi may plus 5% na more damage yan, lalo na pagka ikaw lang mag-isa. Diba? So, mas malaking bagay yun para sa kanila. And ngayon, napakaganda na ng ikot or rotation ng Nitrate Cobras. Kung napapansin nyo is 2-2-1 and lagi nilang binubugbog yung top lane. And katulad na sinabi natin, ito na yung apat, mga kaibigan. Pipitikin nga ba? Talaga. And tatakbo na lang si paring Asi dito. Naku po, natakpan pa. Pero napakagandang talon. Parang lusong baka lang. Pero i-hold niya nga ba? No, sir. Ryzen dito. Lalaban. Pero nagpapahabol pa din. Lord. Take time. Pero buhay pa. Cyclone ay mukhang makukuha. Pero no, sir. Patay pa din. Mga kaibigan, ultimate coming from Rafael Feather. Airstrike ibinigay. Pero hindi tumama dun sa isang Johed at nakakatakas pa using that flicker. Naku po, jungle emblem. Habulin pa ata na Esmeralda. Oh, Esmeralda, pero patay pa din. Mga kaibigan, naku po. Uy, tamang flameshot lang dito si Godson, no? Masakit yan. Huwag mo subukang tirahin ng Rhapsody. Pagka tumama sa yung apat na bala, o limang bala dito, talaga namang ngayaw ka. O diba, sinabi ko sa'yo, 500 agad ang binigay. Sige, matatalunan. And masasaktan. Diretso. 8 diretso, mga kaibigan. Item check, direct. Object, yung rotation na ginagawa dito ng Nitrate Cobras, halos hirap dito ang Empire tapatan. Kasi alam naman natin na kailangan pa rin naman talaga. Pero dito sa botlane, pinasok ni Johed! Kimi, boom! Nako po, pasok. Yun na nga, mga kaibigan. Ang problema dito, mga kaibigan, ay masyadong malambot ang Empire Gambit. 10-1 agad ang ating score. 5K gold din ang galamangan dito. Isipin mo, 5 minuto pa lang, pero talagang... insulto. Oo, insulto ang binibigay dito ng Nitrate Cobras. Maganda talaga. Para sa akin talaga. Yun yung sinasabi natin kanina na yung pickings pa lang nila, kikita natin malambot, lalo na dun sa isang carry pa. Alam natin na kailangan natin mag-late game or kailangan i-late game yan, kailangan nyo magpa-item bago siya kailangan makasama sa clash. Kasi nangyayari nga talaga, hindi ka kasi nabibigyan ng pagkakataon. Ayaw nabigyan ng pagkakataon ng Nitrate Cobras na huwag ka nang mag-farm. Oo, papatayin as well as Kimi din. Pero dito para sa akin, mas okay yung kinuha nilang pick na Kimi kaysa dun sa una nilang pick na 1-1. No, 1-1. Diba? Kimi, meron niyang energy transformation na makakapagbigay sa'yo ng magical and instant physical attack. Diba? Kaysa naman 1-1 ka, masyado kang malambot. Although every time natitira ka, istatalon ka, medyo mahihirapan pa din. Mahirap din kasi sa isang 1-1 pag hindi mo napalabas yung ulti niya. May mga ultimate niya. Times or may instances tayo na though kahit anuhin natin ang first skill natin, hindi talaga lumalabas. Uy! Naku po! Katulad ng sinabi natin, mukhang mapapatay! And Gary! Nasilip ka na naman dun. Yun na nga mga kaibigan, broccoli. Napakasarap talaga, lalo na pag ini-steam. Napakasarap ng isang broccoli. Mukhang lalaban, papapuno lang ng mga shield na dito or... Ay, naku po. Ayan na. Na-corner!
Na-corner. Hindi pa sandwich. Ka. Pero ito, sandwich yun, na. Yun, sandwich na. Masakit. Masakit sa ulo. Nakaabang naku. Isang jawhead kanina pa dun eh. Oo. Tama nga. Tama nga naman dun, mga kaibigan Beishiwa. Pero 12-1 ang ating score. 6 minutes and 41 seconds in our game time. May isang flame shot pa na pwedeng gamitin ng si Godson dito and si Red Namok. Pero, naku po, OMG. Talaga namang grabe yung pinapakita na Nitrate Cobras dito. Gustong tapusin agad-agad. Si Mimo, 7 minuto pa lamang ang... 7 minutes game time. Meron dito, mga kaibigan. Pero yung item or yung pera na meron... Oo! Tinamaan ng ultimate dito ng isang... ano tawag? Granger. Granger. Ang sakit na damage siya. Ganda binigay. Ang tawag sa ultimate ni Granger. Detsunata. Tama naman, ang Detsunata. Maigi nga yun. Okay, mga kaibigan. And don't forget to share our stream kasi pag umabot tayo ng 1,000 shares, mamimigay tayo ng... 1,000 diamonds pa rin yan. Para sa inyo lang yan. Siyempre, siyempre. Maraming salamat sa ating mga sponsors. Unipin, SteelSeries, and... Cherry Mobile! Number one. Alam natin yan para sa atin. Eh. Ito na nga, mga kaibigan, na ibigay na naman. Ako po, 0-3 na. Another objective na naman for the Nitrate Cobras. Item check nga tayo, Direk. Nakikita pa rin natin, yun nga, hirap pa rin talaga dito ang Empire Gambit. Nasagutin kung ano yung ginagawa ng Nitrate Cobras sa kanila. Pero ito na nga, Blade of Despair and Raptor Machete. Galing sa pinakmataas na pera. Siyempre, Granger dito with a 6.6k, mga kaibigan, and sinundan ng isang Jawhead with a 5.9k with the Endless Battle and papunta na rin sa Blade of Despair samantalang Calamity Reaper and the Feather of Heaven na nga, mga kaibigan. Feather Airstrike nagbibigay pero kulang yung damage na meron sila. Beyonder dito, eh tamang gulo lang. Detsunata tumama sa tatlo, mukhang mapapatay nga ba Red Nook o Red Namok, patay dito, mga kaibigan. 16-1 ang ating score. 8 minutes and 25 seconds in wala, our game time. Pahalos din to, Ren, na nabasag dito. 11K, pero pinasok pa nga, mga kaibigan. Besiwap, pinasok. Uy, napakusok naman yung damage doon. Pero too young, eh masyado ka pa daw, bata. Pero kung sasaluhin mo yung damage ng isang carry dito, eh mukhang masasaktan ka, pero wala na silang pakialam dito. Objectives kung objectives, and too young triple kill. And make it as a maniac nga ba? Hindi. Na lang din. Papasukan nga ba? Oy! Shutdown na naunahan. Naunahan siya dito. And 3-4 trade ang nangyari dito. Empire Gambit merong napitas na apat dito samantalang Night Trade naman may napitas na dalawa. Malaking advantage na rin to for the Empire gamit ang nakapatay ng isang carry. Pero yun nga lang, hirap pa rin sila for the minion waves. Pero dito, napakaganda ng item ng isang Valir. Necklace of Durance and Glowing One to give some burning effect every time na magbibigay siya ng isang skill. So every time na mag-i-skill or itutula ka, isipin mo, tinutula ka na lang, may nararamdaman ka pang apoy. Apoy na, may apoy pa. So talaga namang napaka-redundant tong skill niya. Paulit-ulit. Diba? Pero abang-abang na lang din naman force. Dito. Brute force and possible cursed helmet ang magiging item dito ng isang Uranus. And endless battle para sa carry and the Raptor Machete for the 15% penetration, physical penetration. Pero ase, titingnan natin dito sa pagkakataong ito kung masasalag niya. Feather Airstrike has been connected and patay pa nga yung isa sa players ng Nitrate Cobras. Makikita natin dito for the Empire Gambit, nakakabawi na sila doon sa binibigay ng Nitrate Cobras. Medyo sumasakit na rin ang isang carry. Yung Farsa na nagiging parang hindi naman tank pero yung ulti niya nakakatulong for the zone din. Nakakapatay. Pero tingin mo dito, ilang minuto pa yung kaya mong ibigay sa Empire Gambit para makabawi sila dun sa nangyaring mga errors sila dito? Pero mga 15 to 18 minutes. Naku po, masyado matagal yun. Bukang tapos na ang laban pagka ganun. Pero eto na nga, ejector doon na. Ibigay mga kaibigan, nakakadalawa agad. Pero eto na, ang isang Esmeralda talaga namang yes sir ang ibibigay. Pero open ng turtle, pwede nang kuwanin. 10:46 ang ating oras ngayon. And 21:6 ang ating score. Blade of Despair ang nabuo. Lalaban na daw si paring asin natin dito. Mukhang tatamaan ang Kimi mong may racket. Pero hindi na lang din na... Ang gusto lang pala ng Nitrate Cobras ay magkaroon ng oras para nga naman makuha yung dapat nilang kuhanin. Assault Kiras or Anti-Kiras ang nakuha dito ni Beyonder using that Grok. Naku po, pakunatan lang ang mga bagay-bagay.
isang Esmeralda, partial lang din yan. Yan din ang hira sa isang Esmeralda, eh. Nagiging tank 10 shot at the same time. At the late game, magiging ganun siya, magiging tank talaga siya. Feather Airstrike, pangatlo, at pang-apat, ibinigay, pero yun nga. Ang yung ang tawag dun sa fire ano fire channeling flame shot sinabi ko na kanina kalimutan ko lang fire channeling pero eto na nga ang kuya ni Hylos lalaban naman daw titingnan natin kung napakagandang ultimate coming from Esmeralda dito and isa na ang patay mga kaibigan ang Joehead o tamang objectives lang naman Holy Crystal Berserker's Fury and Immortality ang mga items ng Nightraid dito. Tingnan natin. Lock na nga at ang gagawin ng Nightraid Cobras dito. Oh, tutuloy nga ba? Yun! Dali and well played para dito dyan. Nightraid Cobras. 1-0 na agad. Yun lang. Gaya ng sinabi natin kanina. For the Empire Gambit, yung pickings nila halos napakalambot. Siyempre, napakaganda.